pag kayo po'y bagong sali sa empowered consumerism, eh kinakailangan mga basic ang inyong napapakinggan. Katulad po ng kahalagahan ng pagsasanay. Bakit itong training, kahit may pandemya, we go online para lagi mong naririnig at bumabaon sa'yo. Ito daw ang backbone ng pagpapalaki ng iyong network. Sabi ni Abraham Lincoln, "If I had 6 hours to chop down a tree, I'd spend the first 4 sharpening my axe." Galing, ha? Ang training parang paghahasa ng itak. Kanina po, napagdiskitsahan ko yung puno ng kapitbahay ko na nakausli sa pahuran ko. Ha? E mataas. Umuha ko ng hagdanan. Ha? Tumungtong po ako. At sinimulan ko ng lagariin. E yung lagari ko, purol. Natural, ang tagal. Yan. Pinagtsagaan ko po. Ha? Ginawa ko, tinanggal ko. Kumuha ko ng lagaring bakal na mas matalas. Kahit lagaring bakal sa tinagtsagaan ko. Nung bumagsak, tuwan-tuwa po ako kasi ang laking tangkay. Kaya lang ang daming antik. Anyways, ang pagsasanay po nagaganap sa buong mundo. Hindi lang sa'yo, baka sabi mo, inuuto yata ako nito, gusto ko mag-training eh, OFW nga ako. Kahit na OFW kayo, online. Dapat minamanage mo yung time mo. Ha? Ang trabaho mo, 8 hours, 10 hours, yung iba 12. Pero habang nagpapahinga sa kama, nakanunood ng mga recorded natin. Okay? Pag ikaw daw yung magtatayo ng building, na kinakailangan pareho ng pagpapatayo mo ng network. Dapat i-build mo yung confidence mo. Kung gusto mo ng mataas na building, dapat malalim din ang iyong pundasyon. Nakakita ko ako niyan sa tabi ng office sa Ortigas. Dala sa 7th floor ang Ortigas building eh. Nakita ko yung kapitbahay naming lote, tinakpan, hindi kita sa labas. Pero humuhukay ng malalim, ang sarap ba no? Tuwing nanonood ako sa office, yung pinanonood ko, gaano kalalim? That was 2 years ago. Ngayon, pag tumitingin ako sa bintana, mas mataas pa sa AIC Burgundy yung building na yon. Anong point ko? Ang pag-training ay pag-build ng iyong confidence. Build your foundation. Pag hindi mo na accomplish yung foundational training mo, ay nako, mahihiya kang makipag-usap, mahihiya kang sumagot. Yan. Training enables you to develop good learning and listening attitude. Kasi pag may nagsasalita, kahit sino pang mga trainers yan, yung anak ko, nagne-network na din. Yung anak po, binata. Kaya sabi ko, Joe, ang mahalaga dito, you have an open mind, magaling makinig, at mabilis matuto. Ano mga sangkap ng pagkamabilis na matuto? Yung attitude mo. Ang attitude po, mas mainam daw yan kaysa sa skills. Ang skills, matututo natin mamaya, pero inuna namin itong attitude. Yan o, may magtuturo kasi sa iyo eh. Ang attitude daw, more than your PhD, master's program, your bachelor's, importante yon. Pero huwag mo ipagmamalaki, pag pumasok ka sa network building, eh lawyer ako eh, kaya ko na yan. Hindi po. Kahit si Drew magturo na lawyer, nagsanay muna kasi maganda attitude niya. Learn the business as soon as possible. Right? Never stop learning because life never stops teaching. Tandaan niyo po, wala itong aral lang tas kaya mo na. Hindi po. Kahit si Joseph Lim, nagbabasa pa ng libro, inaaral pa rin niya ang kanyang sitwasyon, natututo siyang tuloy-tuloy. Attend ka lang ng attend ng mga training and seminars online. Sa anak ko, sabi ko, anak, 5 ganyan ha, 5 presentation, 5 product demo ha. Not once, 5 times. Okay? Neko, daluhan mo yung Neko. 5 times din. Itong ECAP na 1 and 2, 5 times din. Technical trainings, 5 times din. At special trainings, tulad ng mga leaders training, mga ganyan. Kung may company events na online o mabubuksan na po ang big gatherings, kasi sabi sa news, gumaganda na po ang bilang sa buong Pilipinas. Ha? From 16,000 last week, nag-8,000. Kahapon, 7,000. Sana ngayon, Lord, 6,000 na lang. Ano po? Later on, from 30% capacity seminar,
pwede na 100%. Sabi ni T. Harv Eker, isang manunulat, sa Secrets of the Millionaire Mind, iwasan daw natin yung alam ko na yan attitude. Ha? Bakit? Yan daw po'y poor people mindset. Pag yung mga tao, pag sinabi mo, sali ka sa negosyo ko, ano yan? Multi-level marketing? Alam ko na yan. Pag ganun daw ang sagot, poor mindset yan. Pero pag sagot, alam mo, narinig ko na yung multi-level marketing eh. Pero gusto ko mapakinggan galing sa'yo. Yan ang rich people mindset. Kahit sa palagay mo, alam mo na. Pero hindi. I want to know more. May kumari po ako. Millionaire. Ayoko sabing billionaire, pero multi-millionaire. Ha? Ang yaman po. Pero alam niya, tuwing sasabihin ko sa kanya, sister, may bagong negosyo. Oh. Sabi niya, pakinggan ko nga. Sipin mo yun? Kaya siya mayaman. Ang poor people mindset, basahin nyo na lang po. Ayan, oh. Believe that life happens to me. I want to be rich. No? Think small. Yan yung poor people mindset. Focus on obstacles. Ayaw ng mga rich and successful people. They are smaller than their problems. Choose to get paid based on time. Think either or. Focus on their working income. Mismanage their money well. Mismanage their money. Walang well. Mismanage their money lang. Work hard for their money. Of course. Huh? Let fear stop them. Think they already know. Yan ang mga poor people mindset. Itong rich. They believe I create my life. We are committed to being rich. We think big. Nakatingin sa oportunidad. Admire other rich and successful people. Kinokopya nila. Ba't sila mayaman? Alam nyo, ang sarap kaibiganin ng mayaman. Hindi para humingi ng pera, kundi matuto sa kanyang ugali. Ha? Paano ba yumaman si Mike Macrohon? Kaya gusto ko lagi nakikinig kay Mike. Kasi ay, hindi lang negosyo pinag-uusapan. Financial literacy. Paano tunay na ma-maintain yung yaman mo? Willing to promote themselves and their values. Manage their money well. Have their money work hard for them. Act in spite of fear. And constantly learn and grow. Yan ang mga rich people mindset. Alam niyo ba ang kapangyarihan ng isip mo? Kayang baguhin ang sitwasyon mo ngayon. Gusto niyo po ba ang ating sitwasyon magbago in the next 5 years? In the next 10 years? Simulan natin sa ating isip. Ang ating subconscious, yung nasa ilalim, yung subconscious conditioning mo determines yung naiisip mo ngayon. Your thinking determines your decisions. Your decisions determine your actions. Kaya ka hindi nagre-recruit. Kasi merong fear, merong subconscious conditioning na baka tanggihan ako. Yan. Dapat ang isipan mo laging solid. And because it will eventually determine your outcome in life. Napaka makapangyarihan po ng ating isip. Kaya dapat wag na wag mong isipin, hala, mahirap ako. Wag. Ganun ang sabihin mo. Mayaman ako. Palalabasin ko yung yaman dito sa mahirap na sitwasyon ko ngayon. Ha? Kasi in the next 3 years, 5 years, 10 years, hindi na ganito ang aking sitwasyon. Anong kahalagaan ng training? It helps you develop 100% belief in the system of your company. Lahat naman tayo nangangarap, di ba? Ito ang mga hakbang para makuha natin ang ating pangarap sa buhay. Ano po yon? Una, magsisimula sa iyo. Hindi pwede magsimula kay apply. Hindi pwede magsimula sa asawa mo o sa nanay mo. Sa iyo. Kaya huwag ka ditong sasali, sabihin mo, pag pumayag na mister ko, gagawin ko na. Hindi pwede. Pag pumayag na misis ko, hindi. Ngayon pa lang gawin mo na. Dapat meron kang good learning and listening attitude. Tapos, walang katapusang learnings. Natututo ka hindi lang sa training. Natututo ka sa mali mo. Natututo ka sa bagong bagay. Sa tanong ng kliyente. Sa tanong na hindi mo masagot. Learning yun. Ha? Nawalan ka ng pera. Ba't ka nawalan? Learning yun. Huwag na huwag kayong magkakaroon ng problema na hindi mo natutunan bakit dumating. At kung paano susolusyunan. Yan. So we learn. Okay? Then we teach. Bawat matutunan mo na sa training, matutunan mo sa mali mo, matutunan mo sa experience, huwag na huwag mong kalimutang
ituro sa mga business partners mo. Tapos, magduduplicate tayo. Pag na-perfect mo na gano'ng kabilis makapag-prospect, ituro mo agad. That means, nag-duplicate ka na. Dalawa na kayo. Dati, ikaw lang naman prospect. Ngayon, dalawa na. Bukas, tatlo na. Alright? O, gano'ng kabilis mag-present? Tinuro mo sa lima mong kasama, edi anim na kayo. At marunong ka na mag-delegate ngayon. Dati, isa ka lang sa anim na nag-present. Ngayon, sinasabi mo, o kayong lima, mag-present. Dahil ako, ititrain ko lahat ng bago niyong downlines at partners, ititrain ko paano mag-present. Delegation na yun. Kayo na mag-present, ako mag-training dito. Ganon. Susunod, o Jose, ikaw naman mag-train sa mga bago, ako naman sasaba. Diyan sa malaking presentation. Ganyan. Kasi pag ginawa mo mag-isa lahat, eh mamamatay kang maaga. Alright? Pagkatapos ka nang matutong mag-delegate, bawat bayan mo, meron ka nang naatasang nag-OOPP, nag-EECO, o nag-ENDO, nag-NINECO, lahat na. That will begin your multiplication. Magsisimula ka nang lumago. Ha? Hindi ka mag-a-addition. Magmumultiply ang iyong mga tao, ang iyong network, ang iyong income. Pagkatapos yan, makikita mo, wow, dati Las Piñas ka lang. Susunod, nagkaparanyake ka na. Pagkatapos, sa 13 municipalities ng Metro Manila, meron ka na, may key people ka na. O, bakit? Natuto kang mag-delegate, nag-multiply. Yan ay network mo. Pag nakabuko na ng network, meron ka ng Hong Kong, Singapore, magugulat kayo, naturally, it will just grow. Huwag kayo masyado magmadali dun sa kailangan mag-abroad ako agad. Huwag. Yun ka muna sa bahay mo. Ha? 2-kilometer radius. Ibig sabihin, mula sa bahay mo, magsukat ka 2 kilometers pa ikot. Doon ka dapat nag-network. At that may mapa ka. Nasa anong kali na. Bakit? Kasi sa simula, less ang gastos. Doon ka muna sa lakad-lakad. O tawagan, papuntahin sa bahay mo. Malalapit mo na. E pag tumira ka, nandito ka sa Paranaque, una mong nirecruit, monumento, e patay ka na. Gastos ka agad. E kung wala kang kotse, mag-LRT ka pa. O, di ba? Ang income mo darating kapag nakaposisyon na ang iyong mga leaders. Alright? Bakit nga ba ganito kaganda ang network marketing? Pag-usapan natin, ano ba itong industriya kulits na napasukan mo? Ha? Ang network marketing po ay sistema ng papatakbo ng mga produkto mula sa factory hanggang sa mga gumagamit, consumer tayo. Through an organization of users na gamit, nagtitinda, at yung magdagagawa ng network. Ganyan. Ito po yung referral business. Ha? Kinausap ko yung tatay ko, sumali kasi ako, nirefer niya ako sa mga office mate niya. It allows leveraging. Dadami ang tao mo natutulong sa iyo para dumating ang iyong income. No? For example, meron ka ng 1,000 tao sa iyong network, eh lahat po yun magkakape ngayong umaga. Imaginin mo, piso na lang ang umakyat sa iyo. O, hindi may 1,000 piso ka kada araw. Yan po yung residual stream of income na tinutukoy. Ito rin po'y pagtitinda by word of mouth approach. Dalawa po ang itinitinda natin. Una, excellent products, napakagandang produkto. Pangalawa, napakagandang negosyo. So meron pong bibili ng produkto pero ayaw ng negosyo. Tulad ng kumari kong milyonarya. Sabi niya, alam ko ang network marketing, magaling yan. Pero may 30 na akong kumpanyang pinapatakbo. I don't have time. Pero gusto ko yung produkto. Pabili. Supplyan mo ako buwan-buwan. O, panalo. Alright? Products lang siya. Yung isa naman, products gusto, tsaka negosyo. Word of mouth, ipapasa ng ipapasa po yan. Ang network marketing po ay isang scheme, marketing scheme, hindi po scam. Sabi ni Donald Trump, entrepreneur, author, and former president ng US, networking, just like any other corporation, follows the same structure. The only difference is sa corporate world, yung CEO lamang ang kumikita ng malaki sa effort ng maraming tao. The workers do not have the opportunity to earn as much as the president or CEO. Tignan nyo po,
Lahat naman po ng structure ay dumadaan sa pyramid-like structure. Iba yung pyramid scheme sa pyramid-like structure. Tingnan niyo po ang standard business model. Di ba? Oh. Ang network marketing, ganun din po. Oh, ang government, monarchy, at republic, ganun din po. Presidente o hari, pababa. Ang religion, ganun din po. Papa sa Roma, mga kardinal, arobispo, pare, mga tao. Network yun. Pyramid, di ba? Sabi ni, Robert Kiyosaki, John Kiyosaki tuloy. Sabi niya, the richest people in the world ang hinahanap paano mag-build ng network. Totoo yan. Kahit anong produkto mo, ang una mong hanapin, sino makabibili? Network. Everyone else looks for work. Kaya pag ang utak mo, saan kaya ako makakapagtrabaho? Aba, tulad ako po, 55 anyos na ako. Di ba? 55 years old na ako. Matatapos sa kontrata ko sa Empowered Consumerism. Eh, may kukuha pa ba sa akin sa ibang kumpanya? Wala na. Matanda na ako. Pero hindi sa network marketing. Ha? Ang sarap mag-networking. Isipin mo, 55, magsisimula ako ngayon. Mag-network. Hanggang 65 years old ako, 10 taon. Paghahanda ko yung retirement ko sa tulong ng Diyos at sa ganda ng ating kumpanya, mag-network po ako. Ano? Ang sarap ng aking buhay pag-retiro. Yan. Why network marketing? No? Bakit po? Tingnan niyo po, ang employment, tayong mga empleyado, traditional business, yung mga misari-sari store, grocery, barbershop, at network marketing. Tignan natin ang paghahalintulad tungkol sa investments, sa overhead expenses, sa risks, skills, time, and probability to achieve one's dreams. Tignan ninyo ang ganda. Investment. Pag-employment, ang kailangan mo, tuition fee for 16 years. Million yun. Traditional business, malaking kapital. Malaking profit. Pag maliit ang kapital, maliit lang na profit. Sa network marketing, maliit na kapital, hindi kalaki yan, hindi milyon, pero ang potential na profit napakalaki. Ang lahat, oh, may expenses, may risk, may skills sa kailangan, may oras sa kailangan. Ito pinakagusto ko yung huli. Gaano probable na yumaman? Yan. Pag employee, forget it. Ang empleyado nakaasa pa sa 13 month pay tsaka bonus. Naku po, pag nag-network marketing ka, very high. Very high, lalo sa Empowered Consumerism. Ha, yung UPP lang natin, para ka nagti 13 month pay, buwan-buwan. O, ang traditional business, ang kita mo lalaki, depende sa success ng negosyo mo. Okay? Ha. Tuloy. Uy, bakit nagkaganito? May napindot ako. Yan, alright. Tuloy. Did you know, ang network marketing ay 50 years na or more sa Amerika. Ito po'y business strategy considered legitimate, legal po sa Amerika in 1976. Ito po ang wave ng 21st century. Alright? Kaya credible ang network marketing. Huwag niyo pong minamaliit ang network marketing industry. Libo po ang involved dito at billions of US dollars ang tumatakbo. 1999, tinuro sa Ateneo de Manila, sa Asian Institute of Management, at sa University of Illinois at University of Houston, tinuturo ang mga subjects na ito. Bakit network marketing? Start small startup cost. Tingnan ninyo. Most network marketing businesses can be launched for 500 or less compared to a franchise like McDonald's or Jollibee. Totoo naman. Dito, be your own boss. Diba? Earn from the products we use. Ilang taong ka nang umiinom ng soft drink sa paborito mo? Ikaw, tatay mo, lolo mo. Ha? Pag tinignan ko likod ng bahay mo, puro basyo ng brand ng soft drink na yon. Tanong, kumita ka ba doon? Hindi po. Hindi. Dito, magkakaroon ka ng residual income.
The income can be passed on to your family or heirs. Walang limit kung magkano kikitain mo. Sarap, di ba? Sa network marketing, makakakita ka ng sobrang bilis yumaman. Na? Minimum na po yung 10 taon. O maximum na po yung 10 taon. Meron dito sobrang galing, isang taon lang, boom! Nagbago takbo ng income. Hindi mo na buhay, income muna to be realistic. Alright? Why network marketing? Dito po, lubog sa utang 6 months ago. After, araw-araw niyang ginawa ito, after 6 months, nakakalutang na po. Nakakabayad na. After 1 year, labas na sa pagkakautang. May financial freedom na siya. Meron ka pang good training support system. Dito po sa Empowered Consumerism, kami lang ang kumpanya. Tayo lang ang may training team na pinagmamalaki. Meron pang speakers bureau. Bakit? Pang-suporta yan sa mga bagong sali. Saan ka makakita ng stable company na may proven track record sa network marketing, ng distribution of health and wellness products, at ngayon ay may bagong division pa? Walang iba kundi Empowered Consumerism. Okay? What makes Empowered Consumerism the best MLM company? You can apply the law of leverage. Ha? Magpalaki ka ng pinakamalaki mong community. Ha? Malaking grupo. Para kang binigyan ng blank check, ikaw pumirma ng cheque mo. Magkano gusto mo? Ikaw ba'y sawa na sa boss mo? Pwede yun. Sawa ka na ba sa amo mo? Halay kang sinisigawan. Ha? Talagang mahirap na nga yung trabaho, kumakatrato pa. O, yan ang gamitin mong motivasyon. Ganda nito. Gagawin ko itong network marketing para makawala na ako sa napakabait kong boss. Yan. Ito pa maganda. Kahit saka lumipat na bansa o bayan, kung ikay taga-Apari, bagyo ng bagyo doon, lipat kang Mindanao. Ganda-ganda sa Jensan. Yan. Kung ikay taga-Cotabato, gusto mong tumirang Bagyo, pwede din. Yan. At family business, pwedeng gawin ng buong pamilya. Ang sarap po. Yung bunso ko nag-aaral na. Tuwan-tuwa ako. Sabi ko, dalawa na kami, magne-network. Oh, tsaka helping business. Pagkasarap, ako po'y positibong positibo. Napakaganda po. Gabi-gabi nananaginip po ako sa aking farm na pagagandahin at palalakihin. Bakit? Ay, pagkasarap po na meron kang time freedom, may financial freedom ka. Na? Itong si Mike McCrohan nga, ang kwento ko gabi sa amin sa training namin, sa pinasalita ko. Sa 15 taon niya sa Empowered Consumerism, nakabili na siya ng 3 condominium units. At yung condominium units niya ngayon may nagre-renta. No? At ang renta niya umaabot ng 150,000 o 50,000 per month, per unit. Aba, isipin mo yun ha, yung income niya sa Empowered Consumerism, asa bangko lang. Lahat ng pagbayad niya sa utilities, pagkain, grocery, galing sa kanyang mga negosyo na at tulungan pa sila ng kanyang mga ka-network. Ilang branches at BCOs meron sa Pilipinas? 121. May 10 branches tayo. Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo po ay, sorry, lumampas. Napakaraming bansa na po tayo. No? At excellent products all over the world and in the Philippines. Yan. Okay? First big event, big na po yan. 2006 po ito. Isipin nyo, ang konti, yan ang unang AIM Global. Ang produkto, alive po. Tanda ko yan eh. Ngayon po, tignan nyo, gano'n tayo kalaki. Tayo lang po ang pumupuno ng ilang taon na sa Philippine arena. At pag dumating ang ating international communities, pagkasaya po. Pakistan, Malaysia, Africa, Japan, no? Yan po, Singapore, kaganda. Nigeria, distributors worldwide. Meron tayong 3 million distributors. Nagkalat po sa buong mundo. The only Filipino-owned MLM company na tumanggap ng mga achievements na ito. Kung iisa-isahin ko ito, nako, aabutin ako ng 2 oras. Isang oras lang ang training natin.
Ayan o. Namimiss niyo po ba ito? Ay nako, miss na miss namin ang ganitong mga events. Tingnan niyo po. Kaganda o. Mga awards na tinanggap ng presidente natin, ng kumpanya natin. Yan po. Bakit? Kasi ang bawat isang leader, sinanay namin dito na gawin ng tama ang basic of network marketing. Alamin mo, kaibigan, kung kayo po'y bagong sali lamang, ha? Sami Salumbides, si Makalisang Rolita, si GR, at si Kester Ramirez, kung kayo po ay bagong sali, eto po yung sinasabi nating skills short training. Bakit kinakailangan tayong matrain sa skills? Kasi hindi ka lang dapat made up sa isip na gusto kong gawin to. Yayaman ako. Ha? Goodbye, poverty. No? Goodbye, employment. Yan na, gigil ka na. Hindi ka nakakatulog. Ayos yan, ganda ng pangarap mo. Tapos ang ganda pa ng kumpanya. Ang ganda ng produkto. So, ang kulang na lang, paano? Skills yun. Alright? Prospecting. Unahin natin. Kakasali ko lang. Kailangan ko ng mga ka-business partners. Kailangan ko ng sasali ng isa sa kaliwa, isa sa kanan. Dalawa lang muna. Just get two. So, gagawa ako ng prospect list. Lista, ililista ko lahat ng pangalan, ng tao na kilala ko, nasa cellphone ko lahat. O nasa Facebook ko lahat. Lilipat ko sa notebook at ikakategorya ko sila. Kamag-anak, kapitbahay, ka-eskwela, mga ganyan. Okay? Ka-church, ka-basketball. Okay? Shoot for at least 100 names agad. Then, araw-araw mo dadagdagan yan. Bigla kasing naalala mo, ay, si ano? Si Alice. Ay, si Maria. Ay, si Joselito. Ganyan yan. Araw-araw. Then, i-highlight mo yung top 10. Yung top 10. Tawagan mo. Yan. Tawagan mo silang lahat. Tapos dun sa 10, tignan mo kung sino yung dalawang pinakagigil. Yung pinaka-positive. Yan ha. Yung tipong, tapos mo nang sinabing, alam mo, may sinalihan akong bagong negosyo. Eh ikaw, kaibigan na kitang matagal. At ako'y bilib sa iyo. Kaya ikaw ang gusto kong kausapin. Gusto kong pakinggan mo lang ng simple, walang commitment, makikinig ka lang. Pag napakinggan mo na, tell me if you like it or not. Alright? Ganun kasimple. Out of 10, may dalawa yan tiyak. Yung dalawa na yon, yan ang iyong tututukan for the next 1, 2, 3 days. Everybody is a prospect. Kaya lang, syempre, yung iba, mas positive, yung iba, mas negative. Lahat ng kilala mo is a prospect. At yung kilala mo, may kakilala din. Prospect din ang tawag doon. So lahat na makikilala mo, dati mong kakilala, bagong kakilala, hindi kakilala, basta humihinga at tao, prospect po yan. Ha? Tandaan nyo, pumila ka sa Mercury Drug, ay, naku, prospect lahat yan. Ha? Pumila ka sa kung saan mang pilang tindahan yan. Yan po mga taong nakikita mo ay mga prospect. Don't go prospecting, prospect as you go. Ika nga, huwag ka daw lalabas at sasabihin mo, sino kaya? Wag. Relax ka lang. Ha? Chill ka lang. Ganyan-ganyan mo lang leg mo. Relax. Be happy. Smile all the time. Ganyan ka, peace man ka lagi. Ha? Yan. May narinig po akong trainer, sabi niya, itong taong kaibigan niya, laging pag naman prospect, positive lagi, nakaka-recruit araw-araw. Sabi ko, bakit? Kasi tuwing papasok daw ito sa restaurant, o anumang pintuang malaki, imagine mo sarili mo, pumasok ka sa Jollibee, pagbukas daw, siyempre maraming tao, di ba? Ito daw kaibigan niya, walang ginawa, kundi tatayo ng matagal sa mga 30 seconds daw sa pintuan, at kumakaway-kaway. Parang baliw. Pero sabi niya, hindi. Ang pakiramdam ko, ako may-ari ng restaurant. At lahat kakilala ko. Para doon sa nanaro ng Olympics. Para sa politika. Alam niyo, may mga taong natatawa. May mga taong tinutuya siya. Wala siyang pakialam. Ang sa kanya, pag may nakangiti, lalapitan niya. At pagpapakilala siya, hi, ako si Mike. Itong card ko. Hi, ako si Mike. Itong card. Parang politika.
Ganyan daw dapat, Ma'am Rospec. Dapat smile. Bawal dito na kasi mangot palagi. Bawal dito ang mataas ang presyon. Si Supreme tsaka Colidus. Bawal dito ang maraming kaaway. Bawal. Pag gusto mong maging network leader at pinakamagaling sa prospecting, smiling face ka. Kasi hindi ka pwedeng makaimbita ng tao. Mag-iimbita ka mukhaan, mag-iimbita ka by phone call, mag-iimbita ka by text, mag-iimbita ka by messenger, social media. Pag nag-iimbita ka, hindi agad diretso sa negosyo. Kumustahin mo muna pamilya, kumustahin mo ang trabaho niya, lalo kung OFW. Tanungin mo kailan day off niya, at ito na ang mensahe mo. Alam mo, tinawagan kita kasi gusto kitang imbitahin. Meron kaming online presentation, napaka-ikli. Mamayang alas 7 ng gabi, pwede ka ba? Sabi niya, hindi eh. Bukas, ay pwede, good. Ganun mag-imbita. Alright? Simpleng-simple lamang po. Ang types of invitation by phone, dapat naka-ready na yung excitement mo at script mo. Huwag kang hahaba. Doon ka lang sa script. Kumustahan. Pagtapos yung sumagot, na kumusta na, eto na banat mo. Naalala mo yung tanong mo sa akin? Kung kailan yung online business presentation? Well, bukas meron. Yan ang script mo. Pero may abang yun. Ano? Sinabi niya, ay, hindi ako pwede bukas. Saturday meron din. Dalawang araw lang po. Yan. Huwag niyo bibigyan ng maraming option. Monday or Friday. Monday or Tuesday lamang. Okay? Personal invitation. Pag pinunta mo siya sa opisina o sa bahay, dapat bis ka. Kasi pang milyonaryo yung inaalok mong negosyo. Magiging milyonaryo tayo. Bakit ka naman naka-short pants? Yan. At ang presentation po, may mga types yan. Merong one-on-one na ituturo ng upline mo sa iyo. Dapat, the sooner the better. Pwedeng one-on-one online. Nag-zoom tayo online. Yan. Pwedeng house meeting. Pwede na kasi dahil alert level 3 ng National Capital Region. Ano ibig sabihin nun? Excuse me po. Ibig sabihin, pupunta ako sa bahay ng kumpare ko, tinawagan yung mga kapitbahay niya, 4 o 5 kapitbahay, at magpipresent ako sa kanila doon. Less gastos, wag sa restaurant. Ang lalakas kumain ng bisita. Sa bahay na lang muna. At meron pong office presentation tulad niyan. Pagkalaki ng opisina natin, loloobin ng Diyos, magbubukas na ang mga syudad, papayagan na ng gobyerno ang neko, puntahan na sa seminar hall. Yan. Meron pa nilatawag na ABC. Principal. Ano po yun? Advisor, bridge, B, C, client. Yan. Ikaw yung bridge. Ang advisor, yung upline mo. At yung client, yan yung bisita mo. Pag ikay pupunta, isipin mo yung bridge. One, point A to point B. Kung ikay gustong maka... Bago ka lang, gusto mong maka-sponsor, pero hindi ka pa maalam. So yung upline mo, magaling na. Doon mo siya dadalhin. Sabihin mo, halika, si client, ibibridge kita sa aking advisor. Business advisor ko ito. Alam niyo po, mas mainam yan. Bakit? Habang nagpipresent si upline, nanunood ka, nakikinig kung paano. Yan ang ABC principle. Okay? Be the best bridge. Refer ka ng refer sa iyong upline at makinig ka paano niya istylin yung presentasyon lalo online. Then apply the 24 to 48 hour rule. Alam niyo naman yan. After one day, after 2 days. Ano yon? Follow up. Follow up your prospect and keep their excitement level high. Tatawagan mo sila. Kumustahin mo, o Joey. Kumustahin lang kita. Nakatulog ka ba? Yan. O ano masasabi mo? Kadalasan, pag positibo, ganito yan. May kinausap na ako. Excited sila, marinig ka. Yan. Di ba? Ay, wala eh. Parang ano, negative yung misis ko eh. Negative mister ko eh. Para ayaw ng tatay ko eh. Kayang hilutin yan. At least, pinalo up mo. Sabihin mo sa kanya, natural lang yan. Halika. Attend tayo. May susunod na namang orientation. Hayain mo. Para yung kanyang level of excitement, lalo pang tumaas.
Tandaan mo, pag ang mga tao, dinala mo at kaibigan mo, dinala mo sa presentation, nakakita ng liwanag, palakihin mo yung apoy. Ha? Pagliwanagin mo pa. Dapat lalo pa magliwanag sa kanya na tama yung kanyang narinig. Kasi lahat ng kakausapin niyan, hindi naman narinig yung narinig niya. Yan. Tuturuan mo silang mag-goal set. Tulad sinabi ko, si general goal setting, ako po ay 55, na-recruit ako today. Okay? Sabi nung naka-recruit sa akin, John, paghandaan na natin ang retirement. 55 ka ngayon, October, simulan natin, banat, araw-araw. Makugulat ka, next year, nilinaw. The next 5 years, masyadong malinaw. At by 10 years, 65 years old mo, kaganyan ka lang oh, sa farm mo. Tinitignan mo yung mga puno. Yan. Hindi ka nag-iisip kung may babayaran ka bang bills. Bakit? Naka-plancha na eh. Ha? Merong pumapasok na income, oh, tuloy-tuloy, umaagos, tapos nakaka-invest ka. Goal setting po ang kailangan doon. Paano ba ang goal setting? Una, specific. Pag sinabing specific, ayan, oh, gagawin ko ang negosyong ito pang retiro. Specific. 10 years. Minimum gagawin ko ito. Yan. Gusto kong kumita ng 1 million pesos a month for my retiring life. Sarap. Measurable. Gagawin ko to minimum 10 years. Araw-araw, pahinga lang ako isang araw. 6 days a week. 12 hours per day. Yan ang aking pangsukat para makuha ko 15 accounts ang aking maximum account. Kasama ang Orbis Victus, tatrabahuhin ko ito hanggang 65 years old. Sarap. Attainable. Is it attainable yung senior ko sa inyo? Baka hindi na ako abutin ng 10 years. Baka 3 years pa lang, kuha ko na yung goal ko. Lalakihan ko yung sukatan. At talagang ma-attain yung gusto kong ma-attain. And then realistic. Ang pangarap ko lamang po'y farm. At ang aking farm, may sagit, malaking farm, yung bahay ko po'y 1 hectare na nakabakod. Bahay ko lang yun. May pataniman pa ho, ibang hektarya. Ha? At yung aking bahay po'y kubo. Pero mula sa kubo hanggang dun sa gate, pagkalayo ho, Bermuda grass hanggang dun. Yan. Kasi yung aking bahay, eh, maliit lamang. Kubo nga lang ho eh. So ano lang yan? 400 square meter lang ang lot air, ang floor area. Laki ano? Ha? At ang paligid po niya yung mga tananim. Tataniman ko po yan. Singkamas, talong, sigarilyas at mani. Sitaw, bataw at patani. Ang sarap yan ha. Ikaw ako mag-garden no. Mamimitas talaga yung mag-asawa ng uulamin ng mga gulay, prutas, may nyog, may buko, for buko juice, pandan para sa sinaing. Iyan ho ang aking pangarap. Realistic na realistic. Di ba? Gigising ka sa tilaok ng manok. Walang mga ingay, maiingay na sasakyan. Bakit? Nasa bukid eh. May kambingan sa kabandang kanan. May bakahan sa bandang kaliwa. May mga kabayo sa likod. May mga babuyan sa bandang malayo. Yan. Ano pa? Mary Labarias, ang aking kapatid. Kumusta, Mary? Ha? Nasaan ba ang iyong farm? O pagkaganda. Di ho ba? Make it realistic. And then time-bound. Sa akin, 10 years. Yung retirement ko po, 10 years. So itong negosyo, gagawin ko to. Mula ngayon, bam, 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 bam. Pagkasarap po, pagka-excited ako at talaga naman pong ito'y sinishare ko sa aking pamilya, sinishare ko sa lahat ng kaibigan ko para sabihin sa kanila, kaya ba yan ng employment? Hindi. Hindi. Kaya ba yan ng pagiging OFW? Hindi po. Kasi di ba tayo mga OFW? Daming pera pag-uwi. 2 buwan lang ubus na.
Pero napakasarap pag may sarili kang negosyo at ang negosyo mo'y empowered consumerism. Bakit? Ha? Ang division na ginagawa ng ating board of directors, napakagandang vertical, ha? Division. At ano pong nangyayari? Lalong lumalaki ang income ng bawat member ng community natin. Kaya kayo po ay huwag na magpatumpik-tumpik pa. Kasi ho, pag hindi niyo babaguhin yung inyong desisyon ngayon at ang inyong gagawin sa next 5 to 10 years ay pareho pa rin, employment pa rin, isa lang ang titiyakin ko. Yung problema mo ngayon, problema mo pa rin in the future. Gusto mong mawala yan? Yung problema mo ngayon sa pera? Sabi ko nga sa inyo, ito si Mike Macron eh. Grabe ito. Si Richard Raagas, partner niya. Si Christy Raagas, partner. Itong tatlong ito, pag nakakausap ko, grabe ang tawanan. Bakit? Ini-enjoy ang kanilang mga pamilya, ang kanilang anak, ang kanilang mga investment properties. Naku po, pag nainip sa isang bahay, lilipat sa farm nila. Eh, ang babata niyan, kaya ako'y inggit na inggit. Sabi ko, gagayahin ko kayo. Wala akong late dito. Kung tama ang iyong isip at magsisimula ka ng tama ngayon, ito po ang tamang oportunidad para sa inyo. Ha? Ito po ang tamang kumpanya naghihintay sa inyo. Kaya, ninyo, ang susi, training. Walang katapusang training. At ang aking dalangin, ang yaman na na-achieve ni Joseph Lim, ang yaman na na-achieve ni Mylene Ebdane, ha? Ang yaman na itong tatlong ito, ha? Yung grand uplines ng D7 International, Christy Raagas and Richard, Mike Macrohon, God bless you. Nawa ang kanilang kinikita at kinita ay kitain nating lahat sa darating na araw. Mabuhay empowered consumerism, mabuhay ang ating board of directors, mabuhay kayong mga OFWs at lahat ng mga kasama natin sa ating presentasyon na ito. Ito po si Coach John, pansamantalang namamaalam, and I'll see you at the top.